What's up mga billiard fans? For today's video, mag-reaction tayo dito sa laban ni Efren Reyes versus kay Nicolas Ottermann. Ayan, ito yung kalaban ni Reyes na taga Germany. So tingnan natin kung paano tinapos ni Reyes itong si Ottermann. Si Ottermann isa sa pinakamagagaling na pool player din dito sa Germany. So nag-break dito si Ottermann dahil siya yung nanalo sa lag. This is a 9-ball match. Race to 9 ang kanilang settings dito, no. So tingnan natin kung gaano kagaling itong si Ottermann versus dito sa the Philippine hero natin sa billiard, si Efren Reyes. Okay, so first shot ni Reyes, hindi pumasok yung 1-ball at nakatago na i-safety niya yung 1-ball. This is a invitational match, no? So maliit lang yung prize money nila dito. So ang nasa table ngayon si Nicolas, looking for an option para dito sa ball 1. Medyo wala talagang kita, walang possible pocket. Pwedeng i-kick shot ito patungo dito sa side pocket yung 1-ball. Pero tingnan natin discarded dito ni Nicolas. So baka mag play safe din dito si Nicolas. Okay, tama, nag-play safe pero lumabas yung 1-ball. Hindi niya naitago sa likod ng ball 6. Si Reyes babalik sa table. Pasok yung 1-ball sa corner. So open yung table dito sa ball number 2. Ma-run out ni Reyes itong rack number 1 na ito kasi open na yung table. After nyan, combination siya dito sa ball number 3. Ball number 3 to 7 sa corner pocket. Nice shot para sa ball number 2. Good combination from 3 to 7. Ito kinaliwa pa ni Reyes yung ball number 3. Nice ball rotation, ang lupit talaga ng ball control dito ni Reyes. Perfect combination, perfect ball positioning talaga kahit kinaliwa pa yung tira. Nice shot. Ganda ng ikot ng bola dito sa ball number 6. Sa 8 ball naman tayo, guys. Run out na dito si Reyes sa rack number 1 na ito. Okay, first rack natin. Bigay natin kay Reyes. Siya pa rin yung magbe-break. Kalaman niya dito, guys, si Nicolas Ottermann. Taga Germany itong si Nicolas. Siya ay rank number 3 dito sa European Championship Men Team. Yan yung mga naging standing dito ni
na rank number 3 naman din si Nicolas dito sa Euro Tour. So magaling din naman nito pero hindi siya nakakarating doon sa championship match. So North Cyprus International Pool Tournament, dito nag rank number 2 naman si Ottermann. So meron din naman talagang galing ito si Ottermann, pero kalaban niya ngayon is the legend, kaya tingnan natin kung makaabante pa dito si Ottermann. Score natin guys 1-0 in favor of Reyes. Ganda ng ikot ng bola dito ni Reyes. Napakagaling sa ball control. Itong si Nico, okay, or Nicolas Ottermann. So, ipinanganak siya noong September 30, 1986. Bilis mag run out dito ni Reyes sa rack number 2. Ayun na naman, oh. 9 ball na tayo guys. Run out ulit dito si Reyes sa rack number 2. So score natin 2-0 na in favor of Reyes. So si Reyes pa rin ang sasargo. Winner's break itong setup nila dito. 9 ball race to 9 ang kanilang match. Okay, napakahina nung break ni Reyes pero may pumapasok, no. Soft break pero may pumapasok sa kanyang tira. Kasi standard pool yung sa kanilang size at maraming nanonood dito sa invitational na ito. Position ulit itong ball number 2. Sumobra lang ng konti pero manageable naman yan. Nice shot. Nice combination, no? Kung niya yung 9 ball. So, score natin dito guys, 3-0. Ang galing nung pagkakakombination din ni Reyes. Ganun na naman, no? Soft touch lang pero tatlong bola pa yung pumasok. No? Napaka soft break pero may pumapasok. Medyo open itong table ulit, parang makarun out na naman dito si Reyes. Sumobra ng konti yung preparation doon ni Reyes. Pwede niyang i-bank shot. O yun, tinuro niya nga. Iba-bank shot niya itong ball number 3. Ang lupit naman ng bank shot na ni Reyes. Pati sa ball positioning niya, oh, sa number 5. Ang lupit. Oh, sumobra ng konti para sa 6 ball. Lang. Kaya disappointed dito si Reyes. Sabi niya medyo malakas daw ng konti. Ito, pumakampan na naman dito si pare niya, si Bustamante. Sobra, sabi ni Reyes, doon sa kanyang preparation. Pero tingnan natin, nakatulala doon si Ottermann. Ano kayang iniisip niya? Oh,
Okay, safety shot pa rin kay Ottermann. Counter safety ang ginawa niya. Back to table si Reyes. Merong kita pero walang pasok. Bang shot. Okay, so sumablay pero naitago naman ng konti. May kita pero walang pasok. Kung malinaw-linaw dito yung mata ni Nicolas, yan, pwede pa yan mapinan niya. Pero tingnan natin kung gaano kalinaw yung mata ni Nicolas para makarun out din siya dito. Tatlong bola na lang kasi ito, guys. So decided niya na play safe muna ulit dito si Nicolas. Itong si Nicolas, eh, marami na rin pala siyang nasalihan na mga tournament. No? So over 36 major tournament na yung nasalihan dito. Nagsimula si Nicolas noong 2006. Okay, so sumali siya dito sa Euro Tour 9 Ball Championship. Nag-rank number 97 lang dito si Nicolas. Okay, kick shot ni Reyes to rail. Tumama, pero handa awit, sabi nga dito. Alam na this. Sa 2007 naman, meron siyang 6 na championship, no, nasalihan dito rin sa Euro Tour na 9 ball. Okay, so hindi pinapalad siya. Nasa rank number 49, 45, 81, 17 yung rank dito ni Nicolas. Okay, nice shot para sa 7 ball ito. Run out na dito si Nicolas. Pwede na nating i-award itong rank number 4 na ito sa kanya. Okay, so score natin, guys, 3-1. In favor pa rin ni Reyes. Si Nicolas ang magbe-break ngayon. Walang pumasok yung 1 ball. Ayun, pumasok yung 1 ball. Medyo gipit dito sa ball number 2. Ma-invite dito sa ganitong laro, no? Hindi siya pang championship tournament. It is an invitational match. So nag-push na lang dito si Ottermann. Walang magandang tira. So si Reyes, pwede niyang ibalik kay Ottermann, pero binalik ni Reyes yung tira kay Ottermann. So parang tinatamad dito si Reyes. Play safe na naman dito, or pwede niya sa side pocket. Karambola niya sa 3. Okay, play safe dito si Ottermann. So pwedeng i-bang shot ito ni Reyes dito sa ibaba, corner pocket. Yun, sinisilip niya yung option na yun. At the same time, pwede na rin siyang mag-play safe dito. Maitago niya yung cue ball doon sa likod ng 5 ball. Tingnan natin discarte ni Reyes. Opsyon sobra. Sobra yung kanyang tira doon. Yung talaga dapat ang gagawin niya, itatago niya sa likod ng 5 ball. Pero napasobra yung lakas kaya na-open itong table kay Ottermann. So dito sa Euro Tour 10 Ball Championship, Euro Tour 9 Ball Championship, so wala talaga siyang nakuhang pinakamataas na ranking. Okay, tinray ni Ottermann na
karambol, no, itong 9 ball, pero hindi pumasok. Combination pala yung combination. ...2011, ganun pa rin. 5 championship match ang sinalihan nitong si Ottermann sa European Tour. Wala pa rin siyang pasok sa mga major event. Okay, combination shot ni Reyes. Naitago niya ba yung bola? Ang lupit ng kanyang tira na yan. Ottermann, yung men's 8 ball, dito nag-rank number 2 siya, pumasok siya sa final, pero nag-rank number 2 lang siya. Yun, ang galing ng kanyang jump shot. Na-open yung table dito, kaya nang i-run out dito ni Ottermann ito. 3 ball sa side pocket. Nice shot. So medyo mahirap lang dito sa cluster ball na ito sa 8 and 9. Pero may pasok naman siguro itong 8. Okay, so preparation na ito para sa 6 to 8 ball. Nice shot. Tingnan natin kung pasok itong 8 ball na ito. Konting ikot ng bola. May pasok naman pala. Galing. So, ito run out na dito si Ottermann sa rack number 5 na ito. Nice shot. So, score natin guys is 3-2. Ang favor pa rin ni Reyes. Si Ottermann pa rin na magsasargo dito sa rack number 6. Walang pumasok. Safe dito si Reyes, itinago niya sa cluster ball dito sa ibaba, no? So napakahirap nito kapag itinamaan ito ni Ottermann, ball in hand si Reyes. ...2016, 2017, and 2018. Tag-iisang tournament na lang ang sinalihan nito ni Ottermann. Hindi pa rin siya nakapasok sa quarterfinals. Eliminated siya doon pa lang sa elimination round. So medyo mahina pala ito si Ottermann. Wala siyang masyadong mga big ticket achievements para sa pool. 9 ball, 10 ball. Okay, I think that is a bad shot. So, ball in hand dito si Reyes. Dito si Reyes sa ball number 1. So, parang ibinalik niya lang yung bola.
major title na nakuha ni Reyes sa kanyang career, yung World Championship para sa 9 ball noong 1999, at saka World Championship pa rin dito sa 8 ball noong 2004. So iyan yung mga major event na bigating event ang napanalo ni Efren Reyes, no? Nagkaroon din siya ng mga international games tulad dito sa medal record ni Reyes sa mga Asian Games, Southeast Asian Games, no? Noong 2002 sa Busan yan, single match, nag-bronze medal dyan si Efren Reyes sa 8 ball. Southeast Asia naman, noong 1987 sa Jakarta, ayun, nag-gold doon si Reyes. And 2001 sa Kuala Lumpur, nag-silver naman si Reyes sa single match, men's 8 ball championship, no? Sa Southeast Asia Game, 1991, 1999, at saka another double game, 1999 pa rin. Pare-pareho yan, gold medal siya dyan. Ang daming achievements ni Reyes sa Asian Game at saka Southeast Asian Games talaga. So, hindi na makita, hindi na mabilang yung mga medal na nakuha ni Reyes dito. Okay, run out tayo dito sa rack number 6 na ito. Konting kampas na lang ni Reyes dito sa ball number 9. Run out siya dito, guys, no? Mag-escort, ma-award natin itong rack number 6 kay Reyes. Score natin, guys, 4-2 in favor of Reyes. Si Reyes ang magbe-break sa rack number 7. Soft break lang talagang importante dito sa break ni Reyes. May pumapasok lalo na kapag ang laro niya is 9 ball. So kanina pa nakaka-break si Reyes na may pumapasok sa mga breaks na. So ano nga ba ang early life ni The Magician? Si Reyes ay ipinanganak dito sa Pampanga, no? Kababayan po natin yan si Reyes dito sa Pampanga. So ipinanganak siya noong August 26, 1954. Okay. Nag-move siya sa Metro Manila sa age of 5 para tumira doon sa uncle niya na nagbibilyard din sa Metro Manila. So doon na siya natuto ng pagbibilyard at the age of 5 years old. Shot para kay Reyes. 4 ball tayo sa corner pocket. A little bit backspin, no, para makaprepare sa 5. 1998 ang pinakaunang major tournament na nasalihan ni Efren Reyes. Kasama niya dito yung Team Philippines, no? Nagrepresent sila alongside ni Jose Parica, no? Yung nemesis ni Reyes noon nung kasagsagan ni Jose Amang Parica. Nandiyan din si Rodolfo Luwat, si George Dasser at saka si Manuel Flores. Sila yung nagrepresent sa Pilipinas noon nung 1978. Panalo sila doon, guys, no? Panahon na yun. Sila yung dominante sa Asia. So, last ball na lang dito sa rack number 6. Run out ulit si Reyes. Score natin, guys.
5-4, 5-2. In favor of Reyes. So, Reyes break, may pumasok na naman, no? Kaya lang walang clear shot dito sa... Walang clear pocket para dito sa ball number 3. Kaya niya na itong ibang shot. Or magpe-play safe si Reyes. So, Reyes decided to play safe dito sa ball number 3. Noong 1983... Si Reyes at si Pepito Dasser, no, naglaro sila, naglaban sa finals nung Philippine Rotation Championship. Mahabang laro ito, guys, no. Ang nag-finals dito ay si Reyes at nakalaban niya dito si Pepito Dasser, isa rin sa kasamahan ni Reyes dati sa larangan ng pool. Kalaban nila dito si Amang Parica at saka si Django Bustamante. Pero ang nag-final, si Reyes nga at saka si Dasser. So, nagkaroon ito ng race to 39, no? Napakahabang laro nito, guys. At 11 rack per week ang kanilang laban. So, ang haba ng kanilang championship na ito, pero napanalunan pa rin ni Reyes. 39 ang kanyang win, ang kanyang score. Laban dito sa 32 naman kay Dasser. So, ito yung dito na nagpakilala si Reyes talaga sa kanyang mga malulupit na tira. Noong 1980s, ito na, na-considered na si Efren Reyes. Siya na yung pinakamagaling na pool player and billiard player sa Pilipinas. 1980s yan, guys. So, by the early 1980s, Reyes was considered one of the best player in the country. Okay, back to table dito si Ottermann. Tingnan natin kung meron siyang combination. Meron siyang tira dito sa ball number 4, corner pocket. Ball number 5 dito sa corner, konting ikot ng bola para sa side pocket ng 6 ball. So, iba yung naging decision dito ni Ottermann. So, corner pocket siya para dito sa 7 ball. Nice shot. Galing ng kanyang preparation na ito. Galing. So, okay. Meron ng chance dito maka-run out si Ottermann, no? So, 8 ball, then 9 ball. Ikot na siya dyan. Panalo na siya sigurado dito sa rack number 8 na to. So, tutok na ito para sa corner pocket sa 9 ball. Score natin, guys. 5-3, no? In favor of Reyes. So, mahabol dito. Break pa rin ni Ottermann.
nice shot. May pumasok. Dalawang bola. Tatlong bola. Merong shot doon sa ball number 2 pero mahirap yung pocketing. Pwedeng pinahin niya doon sa side na yun, o sa corner pocket, no? Yun, tinisinilip niya. Tingnan natin kung papasok itong pina. Medyo manipis. Ganun pa man, may kita kay Reyes. Konting trivia tayo guys, no? Itong si Reyes noong 1980s, naban na ito sa mga tournament sa Pilipinas. Kaya napilitan si Reyes na humanap ng ibang mga tournament na masasalihan. Kaya umalis si Reyes at pumunta ng US, no, noong 1985. So dahil wala nang malaro si Reyes noon, eh nagtrabaho na lang muna si Reyes sa pagdiyaryo, no, noong 1981 hanggang 1984. Pero bumalik siya noong 1985. Yun nga lang, nag-travel na siya sa US noon para manghassle ng mga Amerikano. At during that time nagpanggap si Reyes, no, nung nagpunta siya sa US, nagpanggap at nagpalit ng pangalan, Cesar Morales. So nung 1985, doon siya nang harang talaga sa US. Ang dami niyang tinalo doon sa pangalang Cesar Morales. Okay, nice kick shot para dito kay Ottermann. Okay, tinry niyang i-tin shot yun pero hindi pumasok. At na-cover pa rin ni Reyes yun. Ang galing ng pagkaka-cover na yun ni Reyes. So na-safety niya na naman itong ball number 2 na ito doon sa likod. Kaya so ituloy natin yung kwento dito kay Efren Reyes nung nagpakilala siya si Cesar Morales nung 1985 sa US para mangharang, no. Kaya lang hindi yun nagtagal guys, kasi nung nanalo siya doon sa first tournament na sinalihan niya sa Houston Reds 9 Ball Open Championship, 108 players ito guys na malagagaling na players sa US, tinalo niya lahat ito at doon nakilala na si Reyes. So, yung panahon na yon, nanalo din si Reyes, no, nag-finish siya ng third dito sa US Open 9 Ball Championship. Instead na mangharang na lang si Reyes noon, sumali na lang siya sa mga tournament. Mayroon din naman mga cash prize sa panahon na yon. Doon lang niya na-meet sina Strickland, yan yung mga magagaling na pool and billiard player sa US. Sina Nick Barner, sina Boeing, ayan, dyan na na niya na-meet. Okay, nice shot para doon sa ball 4. Medyo kinulang ng konti itong ball number 5, no? Gusto niyang papasokin sana sa side pocket pero kinulang. Pwede niyang ibang shot ito. Natin, parang ibabang shot nga ni Reyes itong ball number 5. Nice shot. Ang lupit ng pinatakbo niya pa yung bola sa gitna. Tumama sa 7. Medyo gipit.
Okay, so medyo gipit. Tinanggal nila. Parang itatago dito, bounce shot pa rin. Prepare pa dito sa 7 ball sa corner pocket. Napakagahusay talaga. Dalawang bang shot yung guys, no? Magkasunod yun. 2 in a row. So, ball number 7. Kaya nang i-run out dito ni Reyes itong rack number 9 ito. Ang lupit. Ang ganda ng preparation talaga. Grabe. So, dito mo makikita yung pagka-professional ni, no? Tsaka pagka-master ni Reyes sa mga ball control. Tingnan nyo yung control ng bola na yun guys. So halos itutok na yung cue ball dito sa 9 ball sa corner pocket. Run out dito si Reyes sa rack number 9. Score natin guys is 6-3 in favor of Reyes. Race to 9 ball ito. At tingnan natin kung kakayanin pang makahabol dito ni Ottermann. Si Reyes ang magbe-break sa rack number 10. Mga soft break ni Reyes na to. Medyo inalat siya dito. Kumarang naman yung dos. Laging tinataas ni Reyes yung kanyang kamay kapag may mga eksaktong moment in favor ka Reyes yung tira niya. So break ni Reyes, walang pumasok. Tumago yung one ball dito sa likod ng two ball. May dalawang cluster dito sa ibaba kaya medyo hirap dito sa rack number 10 na to. Okay. Kick shot dito si Bard, si Ottermann, pero pinasok niya yung 5 ball which is legal shot din naman. Si Nick Barner, no? So, magsimula nun guys, siya yung kauna-unahang non-American nanalo ng 9 ball or US 9 ball championship. Napakaganda nung match na yun guys at one of this day, i-re-reaction natin yung laro na yun ni Efren Reyes versus Nick Barner nung napanalunan niya yung US Open 9 ball championship. Ang ganda ng laro na yun guys. Tingnan, papanoorin natin yan one of this day. So during that time, si Reyes talaga yung kauna-unahang non-American na nanalo ng event na yun. In 1996 naman, si Reyes at saka si Earl Strickland naman ang naglaban. Walang kita si Reyes. Kick shot. Nice shot. Okay. Itinago niya sa likod ng 2 ball. Ang lupit naman yun. Pero may kita ito dito. Wala lang pasok. Yun, itinago niya sana doon sa cluster pero may kita pa rin, no? Pero walang pasok yung one ball para dito kay Reyes. Tingnan natin kung anong discard ni Reyes dito. Another trivia tayo dito guys. Nung matalo ni Efren Reyes si Nick Barner sa US Open, no? Nagpakilala talaga si Reyes doon. 1996 naman, kinalaban ni Efren Reyes si Strickland doon sa pinaka famous na laro na yun, no? Yung The Color of Money. Race to 120
games yun, guys, no? 120 games. Noong mga first, second, third day, namamayagpag talaga doon si Strickland. Napakagandang laro din nun, guys, no? At doon makikita natin, matatalo na sana si Efren Reyes. Pero noong mga last day, lamang ng 17 points si Strickland noon. Hinabol ni Efren Reyes yun. At ang nanalo sa match na yun ay si Efren Reyes, no? 120 to 117. Talagang balikatan yung laro na yun. At yun ang pinakamalaking prize money nung panahon na yun na napanalunan ni Efren Reyes, $100,000. That means, I think 7 million pesos nung panahon na yun, palitan ng pera. So, mas malaki yung palitan ng pera nun kesa ngayon. Okay, so tinutok ni Ottermann doon sa one ball. Nice shot. Ang galing nung pagkakalusot na yun ng ball. Okay, so ball number 2 sa corner. So tinitingnan niya yung possibility ng combination shot from 3 to 7. Nice shot para sa 2 ball. Combination shot from 3 to 7 sa corner pocket. Nice shot. So dapat ma-break niya itong cluster ball na ito ng 9 and 6 after dito sa ball number 3. Tingnan natin kung mabibreak niya ito. Okay, so kumuha ng konting angle dito si Ottermann para sa ball number 5. Tingnan natin kung ma-break niya ulit itong cluster ball. Okay, meron bang shot? Tingnan natin kung papasok yung 6. May shot siya. Okay, good shot. So run out na rin dito si Ottermann, no, sa rack number 10. Konting hampas na lang dito sa 8 and 9. Panalo na siya sa rack number 10. Nice shot. Score natin, guys, 6-4 in favor pa rin ni Reyes. Si Ottermann ang magbe-break sa rack number 11. Yun, pasok yung 3 ball doon sa corner. Merong kita, may shot, open ang table para kay Ottermann sa rack number 11. So, tingnan natin kung ma-clean shot niya itong one na ito. Parang sasablay yata na manipis ang tira doon sa one ball. Medyo nakaharang kasi itong four ball na ito. So, tingnan natin kung anong discarded dito ni Under. Thank you.
yun lang. Pasok yung bola din doon sa ano. Papatakbuhin niya lang sana pero kinain. Kinain yung cue ball kaya ball in hand dito si Reyes. Si Reyes sa ball number 2. Nice shot. Konting ikot. Ganda nung kanyang preparation dito sa ball number 4. Nice shot. Parang mababao na dito si Ottermann ito. So, open table na. 4 balls na lang ito. Kaya nang matapos ito ni Reyes. Nice ball rotation, no? Para sa 6 ball. Shot. So, 7 ball na tayo guys. Konting hampas na lang ito sa 7 and 9. Run out na dito si Reyes sa rack number 11. You know, alam na this. So, mangha talaga itong mga nanonood dito sa match na ito. Score natin guys, 7-4 in favor of Reyes. This is a race to 9. Dalawang rack na lang, panalo na si Reyes. Siya pa rin ang sasargo dito sa rack number 12. Laging pumapasok, ilang beses nang pumasok yung one ball na yun dun sa side pocket. Parang kabisadong-kabisado ni Reyes yung angulo na yun. Pumasok yung one ball sa side pocket pero nakaharang na itong 5, 6, and 9 dito sa dinadaanan ng 2 ball. So, no clear shot, no clear pocket. Kick shot dito si Reyes malamang. Or, ito nga, pumoposition na siya para sa push. Table dito si Nicolas. Itong si Nicolas wala talaga siyang masyadong mga major title na napalanunan. Ibig sabihin ordinary player lang ito si Ottermann. Kikita naman natin sa kanilang tira. Okay, nag-play safe dito si Ottermann pero parang lumusot dito sa gitna ng 5 and 7. Tingnan natin kung mapapalusot dito ni Reyes. Tama, meron niya lusot. May kita. Pero may possibility din na may pasok. Ang score natin guys ay 7-4 in favor of Reyes. This is a race to 9 match. An invitational laro dito kay Reyes versus Nicolas Ottermann. Okay, medyo manipis. Umiikot. Tumago na naman. Swerte talaga si Reyes sa laro na to. Swerte o talagang intentional yung ginagawa nito ni Reyes. So no clear shot and no clear pocket para dito sa ball number 2.
gustong i-combination niya through kick shot. Kick combination ang tawag doon. Kick combination shot para sa 2 and 6. Tingnan natin kung kakayanin ito ni Ottermann. Hindi tinamaan yung 6 ball. Ma-open ba? Parang hindi na-open yung ball number 2. Yan, zoom out pa ng cameraman natin. Table na dito si Reyes, kaya niya na itong i-run out. Nice shot. Ikot yung bola. Konting bounce. Mahina. Yan lang. So, disappointed dito sa tira na yon. Hindi niya nakuha yung magandang position dahil nag-turel. Ano pa siya dun eh? Turel shot. Para makakuha ng ingin, pero kinulang yung lakas kaya tumago dito sa ball number 5. Pwedeng i-kick shot ni Reyes ito doon sa side rail para dito sa side pocket. Kayang discard dito ni Reyes. Kaya kickshot niya sa side rail. Tingnan natin kung papasok. Ang lupit ng kickshot na yun. Talagang position pa yung bola dito sa side pocket. 6 ball sa side pocket. Magaling yung pagkakickshot niya doon. Preparation. So, run out na rin dito si Reyes sa rack number 12 na to. Bounce ng konti. Nice shot. Sumobra ng konti itong preparation.
situation ni Reyes, pero manageable naman yan. Dito pa rin sa corner pocket yung left side. Rock number 12, pwede na dito i-award kay Reyes. Okay, score base natin ay 8-4. Si Reyes pa rin yung magbe-break. And last rock na dito ni Reyes. Soft shot lang talaga, soft break lang yung kay Reyes, pero napaka effective. Soft break lang, may pumapasok pa rin. Kung si Django Bustamante lang ito, talagang pinapasabog niya yung break na yan. Pero si Reyes, soft break lang, pero okay naman siya. Pumasok yung one ball, pero itong two ball na dito na sa bukana ng corner pocket. Okay, so i-kick shot niya ito. Tingnan natin kung papasok. Hindi ito papasok. So back to table dito si Ottermann. Tingnan natin kung may pasok niya yung 1 ball, kaya lang nakaharang itong 7 ball. Okay, so kick shot lang ito para kay Ottermann. May kita ba? Yes. Nice shot. Score natin guys ay 8-4 in favor of Reyes. Sa corner pocket para sa 4 ball preparation. Mukhang sumobra ng konti, pero okay na rin yan para doon sa corner pocket sa itaas. So open table ito, pwedeng i-run out na ito ng Ottermann kung tingnan natin kung kakayanin. Itong table, kung pupunin ko, wala na ito.
alam na this. Big mistake yun kay Ottermann. So, tutok na yun. Dapat run out na yung rockmate ko. Binigay niya pa rin kay Reyes. Tingnan mo naman yan. Napaka-tinding tira naman. So, prepare talaga sa tinuro ni Reyes. So, 7 ball. Kunting tira lang yan para sa 8 ball. Tinuro na naman ni Reyes kung saan pupunta yung bola. Saan niya tinuro, doon talaga pumunta yung bola. Corner pocket para sa 8 ball. Last 2 ball tayo guys. Raise to 9, 8-4 at roll out dito si Reyes. Pinaikot niya pa yung bola. Exacto sa preparation. So siguro naman alam na this, panalo na dito si Reyes. Thank you for watching and don't forget to subscribe for more.